Kumusta mga teamwagi? Tayo gagawa ng short video kung paano bumili ng bum coin or bummer coin para makapag-purchase ka ng hero sa bum crypto game. Okay, wala nang paligiligil pa. Okay, gagawin natin to kasi marami nagtatanong sa akin at sana magawa ko to ng tuloy-tuloy. It's straight, hindi ko na-edit to kasi direkta na tayo sa proseso. Gusto natin yan, mga proseso. Okay. Andito tayo sa Binance. So first, kailangan magkaroon ka ng Binance. And most likely, kung nag-crypto ka na before or nag-Axie ka, you have this account. So kailangan Binance, pwedeng coins PH daw, pero ako Binance na ako kasi ayokong komplikaduhin yung buhay ko. Binance. Okay. Dito sa Binance, kailangan may pondo ka. Ayan. Ang kailangan mo magkaroon ng pondo ay BNB. BNB ang pangbibili natin kasi ang next step natin from Binance ay magkaroon ka ng BNB. At pag nag-withdraw ka ng BNB, kailangan mo rin magkaroon ng, kita ba dito yan, Metamask. Ayan, itong Metamask na to. So kailangan mo rin magkaroon ng Metamask. So yun lang dalawa ang kailangan mo ma-install sa iyong browser. And again, if you want to do this bump crypto, learn it. I'll take it from me. I have learned my lesson na hack ang aking Metamask account na wala na akong 70 Bitcoin. But it's okay. So, para magdagdag din content. So, ano sabihin ko? Magkaroon kayo ng separate browser. Tingnan nyo, wala akong masyado nakalagay dito sa browser na to. Intended for bum crypto or staking o anong dapat gawin. Dito, hindi na ako magre-research dito. Hindi ako gagamit ng Google. That's why sinave ko rin to. So, bonus lang yon. So, from Binance, ayan, bili kang BNB. Kailangan magkaroon ka ng pondo ng BNB. At kung paano ka mag-BNB, punta ka sa P2P. Mag-P2P ka. Bumili ka sa mga tao. Ayan, mag-P2P order ka kung wala kang pera. Ayan, tapos bibili ka ng Binance ng BNB dyan or BUSDT. Ayun. Ayan, I understand. So, balik tayo sa... Ayan. So, from Metamask, ay from BNB, kailangan mo magkaroon... From Binance, kailangan mo magkaroon ng BNB. Yung BNB... I-withdraw mo siya. Ayan. For example, ayan, BNB. Dibas ka na. BNB. Ayan. I-withdraw ko siya. Then, ilalagay ko yung address ng Meta. Tandaan nyo, itong Meta na to, yan na yung magiging MetaMask account nyo for that particular BUM crypto account. Kasi, nakakonekta ang BUM crypto account per MetaMask. Kagaya ko, dahil dalawa na rin yung team ko, ay ibang MetaMask na. So, ang ginagawa ko ngayon, build ako. So, running na ako, papunta na ako sa third team ko dahil okay nga itong game na to. So, kakopy ko lang to. Then, press ko dyan. Paste ko dyan. So, Binance Smart Chain ang gagamitin. Ayan. Then, kung magkano yung laman na kailangan mo. So, most likely, if you'd start today, kasi check ko lang kanina, presyo ng Bitcoin ay 401. So, plano mo ay 10 players. So, most likely, 40,100. Pero, huwag ka mag-settle dun sa 40,100. Gawin mo 42 or 41 because mahal ang gas fee ng proseso na ito. Itong BUM crypto, aabot ka ng 1,000 plus, 2,000 plus. So, most likely, prepare like 42 to 45 na siguro. So, kasi ganun man talaga ang NFT, hindi naman siya mura. Now, ayan, pag may meta ka na, papasok na, pag may na-send mo na ang Binance to Meta, papasok na yan dito sa BNB mo. So, kailangan mag-import ka ng Bitcoin din. So, paano mangyayari yun? Punta ka sa homepage nila. Copy, dapat official ha, check nyo to, itong bumcrypto.io. Then, copy mong contract address. Contract address means yung address ng token or nung coin. So, punta ka dito. For example, wala pa. Ayan, ihahide ko kunwari. So, wala ka pang nakalagay dito. Wala ka pang assets. Ayan, import tokens. Post mo tong, ayan.
Okay, bakit? Yeah, that's it. Ano nangyari? So, punta ako. Bakit nawala? O, dito na lang kukopihin ko. Yan. Pwede rin dito sa CoinMarketCap. Make sure na CoinMarketCap yung pangalan. Balik ang meta. Ayan. Import token. Ayan, dito gumana. Ayan. Address pala to ng yung procedure nila dito sa, makikita nyo sa byte scan na dyan iikot yung pagpapasaan mo. So para sa asset naman, yung token lumabas sa ano mo, sa asset mo dito sa meta mo. Nalilito na ako. Ayan din. Add token. So lalabas na siya. Import tokens. Ayan. So wala na ako kasi automatic lipat-lipat ako. Ang tinitira ko lang dito ay kung gas pang gas fee lang talaga. Then, punta kang pancake swap. Pancake swap, connect wallet. Connect mo sa meta mo. Ayan. Then, exchange. Ayan, yung BNB mo. Palit ka ng BCoin. Tingnan mo kung meron na dito sa ayan, import. Ayan. So may BCoin ka na. Kung magkano yung BCoin mo na galing Binance, ayan, galing Binance, imamax mo dito. Pero magtira ka, huwag mo lang imax, i-compute mo lang kung magkano yung aabutin sa, para bumili ng heroes. So kung 40, o kung kailangan ay 100 BCoin, yun ang computein mo. For example, bibili tayo. So, magkano kailangan ng 100 para mag-start? So, 39,800.85. Oh, ang pwede mong gawin, 100 Bitcoin. Copy. Type mo dito, 100 Bitcoin. Lalabas kung ilan BNB ang kailangan. So, kailangan ng 1,000.1300437 na BNB para makabili. Then, i-click mo to pag magte-trade ka na. Then, assuming meron ka ng Bitcoin, lalabas na dito yan sa meta mo. Ayan. Dito sa MetaMask mo, punta ka na ng site. Punta ka na ng site. Then, key in play now. Ayan. Then, magkukonnect to wallet yan. Hayaan nyo lang. Click nyo lang. So, ito si Uno ko, si Uno account. Ayan, dito lalabas yung Bitcoin mo. Kung 100 siya. Then, click shop. Then, ikaw mamimili kung times... Oh, may times 5 na pala. Dati wala eh. Wow, good update to. Good update. Good. Para isang mintan na lang. Nice. Very good developer. Developer? Kinakabahan na kung naging puro. Lakihan nga natin. Nililiitan ko kasi nagmumultiple screen ako. Ayan. So, pagka buy mo dyan, maglo-load yan. Hintayin nyo lang. Huwag kayong magpanik. Huwag kayong magmadali. Kasi pag cancel kayo ng cancel, nagpe-pending sa MetaMask. So, pag marami kayong nakikitang pending dito sa activity, punta lang kayo sa dito. Then settings, advance, reset niyo yung account para yung pending umusog, umulit kayo sa umpisa. So, yun yung mali ko sa ibang mga ginagawa kong staking naman yun kasi nagpe-pending kasi matagal nga minsan, lalo na pag nagiging loaded yung site. Now, may Bitcoin ka na dito, di ba? Punta ka na ng shop, bibili ka na times 10 or times 5. Maganda isang bilihan na lang kasi para matipid sa gas fee. Then, randomly, makakuha ka ng heroes. Sabayan mo ng dasal yung pag-mint or pagpa-processing ng heroes kasi pag 10 common, medyo mabagal. Kasi, pero yun naman standard eh. Consider mo na yun talaga yung standard kasi laro yan eh.
At worst comes to worst, kasi pag inisip mo, sana makakuha ko ng mga magagandang heroes. Kasi may mga legend, super rare, rare, epic. Pero pag wala kang nakuha, tatama rin ka. But the idea is, prepare for the worst, but expect for the best. Okay? Expect the best, but plan for the worst. Or prepare for the worst. What if worst yung nakuha mo, ayaw ka na ba? Hindi. So ang ako ay nasamahan ng dasal. 10 heroes ako before. Yan, common. May isa akong epic at may isa akong super rare, which is super nice. Salamat sa Lord. Ah, pwede ko na pala silang gisingin. Then, ang kagandahan kasi ng game na to, nakakakuha ka ng mga heroes dito. Ayan, so ready na ako. Konting kembot na lang, pwede na mag-start ulit ng isa pang team, yung sinasabi ko. So, heroes, rescue, ayan. Diyan nakaka-rest ko. Kaya inabot yung team ko, pakita ko sa inyo, ng, ayan, may dalawa ako ng anak, pero dalawang common. Yun nakuha ko. So, I hope nakatulong. I hope clear yung naging instruction ko pagdating sa pagbili ng BUM crypto. And it's not too late kasi though 400 na yung coin, possible umabot pa siya ng 600. Sa nakita kong ibang game, talagang 1-4 or mahal talaga yung mga coins nila. But still, abot pa naman. Ang kagandahan dito, mag-ROI ka without pain in your heart. Kasi hindi to masyadong masakit sa mental health. Nakakapuyat lang, nakaka-eyebag. Pero depende kung gusto mong tatadda rin talaga. Kasi compared to Axie, which is I am also playing, masakit minsan, lalo na pag bagong update, tapos naka-AAP ka, tapos dinudurog ka lang ng beast. Weak kasi ako. Weak ako sa Axie. Pero ito, no-brainer game to. Nagpa-farm ka lang. Ayan lang yung gagawin nila. Ang kagandahan sa bagong update ngayong November 27, while I'm recording this 11:45 PM, November 27, 2021, eto na, pwede mo na silang gisingin dito. Ayan, punta mo lang sa ilalim para hindi ka na nag-scroll. Ayan, magtatrabaho na sila for you. At lagi niyo pagdasal na may merong prison dito para magkaroon kayo dito. Yung ano, baby Frieza. Ayan. Bobombahin na nila yan. Yan lang mga ginagawa nila. So I have two teams right now and still I'm recommended this to my friend if they have enough money or spare money. Kasi imbis na pinapatulog mo na lang ito sa banko, kung may contingency fund ka naman, di, laro mo na lang sa NFT. Kasi ito hindi naman mahirap. Hindi skill-based to eh. Luck-based and siguro pasipagan talaga. So that's it. I hope nakatulong. Be inspired to inspire being an inspiration. Play to earn or earn to play. Ano ba yan? Earn to play. Ibig sabihin, kumita muna kayo somewhere, then pwede na kayo maglaro nito. Mahirap kasi pag ginawa nyo itong bread and butter. Hindi ko sinasabing imposible, but mahirap. Pero if you have enough money, itong magandang gawin nyo kasi NFT na or gaming, crypto na ang, crypto gaming na ang next best thing pagdating sa pag-iipon or pag-i-invest. So yun, I hope you've learned something. Kung may tanong ka or clarification or kung may mali ako dun sa sinabi kong proseso or may nakalimutan ako, please comment down below. I want to be corrected. O kaya, di ba? Ayusin natin yan para makatulong tayo sa iba. So thank you for watching. Means by saying, inspire and be an inspiration. Earn to play.